Ako ang principal author ng ordinansya na yan. That is the Environmental Code which we passed last year ng term ko as Vice Governor. There were many lobby groups during that time from both sides of the fence. Ano? During that time, it's I think the SMI yata, parang Australian-based mining company yun. May mga presentation sa amin. Ko ba kayong tanungin lang kung ano yung inyong sentiment? Kaming lahat ng miyembro ng sangguniang pumunta kami sa Albay. May mining, may mining area. Nagpunta kami sa mga ibang mga mining sites. Toledo, doon sa Cebu, Sipalay, yung sa Baguio, nagpunta din kami doon. No? And you look at the destruction, and makikita mo talaga. Yung effect sa health point of view, yung effect ng mining especially sa community especially kung yung area yung content ng soil are sandy. Pero in the end, when you are on the spot, you have to exercise your sound judgment, and that is what I did. Ang controversial na provision is the ban on open pit mining. National government or the DNR says that it runs counter to the Mining Act of the 5 ata, you know, issue. So they're saying that this is ultra vires. Ultra vires means beyond the authority. I was the one who raised the issue of validity of that particular provision as a lawyer. Pagkaano dinala ito sa RTC, eh nanalo naman ang provincial government. In South Cotabato, predominantly dito yung blaan, taboli at saka ubo. Kung tatanungin mo yung aming mga ninuno, no? Because I was born in 1970s, but if you asked our grandparents, our ancestors, they would tell you how South Cotabato looked like. Igubat naman ito lahat. At saka doon ang gandoon sa puno ng matutom. Nagatira dito yung puro ng mga blaan. Nagkaingin naman kami dito nung noon ang ninuno namin. Pumiro ng tinatanim namin ng kamuti, ng kamuting kahoy o tubo, lahat ng mga gulay, talong, kaya dyan naman kami mabuhay. Yung economic na aspeto ay na-introduce lang dito sa atin ng ating mga nung pumupunta dito sa South Cotabato, sa aming probinsya, mga settlers, no? During the time of Manuel L. Quezon, yung resettlement areas. Unti-unti na pong pumunta dito sa Mindanao yung mga tao galing from northern part of the country. Sari-saring indigenous species ng kahoy na hindi na natin makikita ngayon, yung indigenous species ng kahoy na yun, dahil pinutol na ng mga loggers. Started during the Marcos regime, nagkakaroon na ng mga logging concessioners dito sa South Cotabato. Parang ni Marcos sa una, umpisa na sila. Sila ni ang gandol. Sila na lang nagtira dyan. Basta makita nila ka, may makakuha ka, kahit isang piraso raw. Pinya. Puriso na sila. Kay mahal daw. Doon po nagsimula yung unti-unting pagkawala ng mga malupain ng mga ng aming mga ninuno. Labagago kandot magakdo. Langit igum nago. Jesus gumdatago. Dalan gublawan am nang salngadido banwulanda sun banwulanda sun ye kayo gunan banwu. Dol Philippines na mga workers, I would say 99% na workers diyan sa field, puro mga blaan po kami. Okay, ba't kayo nandito? Trabaho po sa dol. Trabaho po kami, ma'am. Even hanggang ngayon, nandun pa rin yung deforestation, yung pagputol ng mga punong kahoy.
Oo, kasi nakita mo yung the recent flood na nangyari. Ako ma'am, kinakabahan ako, tapos yung bata lang talaga yung inano. Tapos yung mga gamit hindi na namin inisip. Nagbakit kami doon sa babaw, pero pagpunta namin doon, yung tubig ba, sinalubong kami dyan sa may highway. Puno na yon. Yun yung bumangga na bakit pumasok dito yung tubig sa akin. Kasi yun yung bumangga. Instead yung tubig ko, dun sa nadadaan sa dating ilog. Pero bumangga, sabi ko, itong truso na to, ito yung dahilan. Bakit dun sa kabundukan, bigla lumakas yung tubig kasi nakaharang siya doon. Yung tubig. Nalanan may baha. Yung tubig po hanggang dito po sa bahay namin. Hanggang dito po. Saan galing po yung baha? Sa Trankini. Dito ba Lambulol? Mafak lang kayo. Lambulol. Na andubod kayo na. Hindi dumunok. That they're still doing that. Even under the watch of the ANR. Dispossession ng lands, nagkaroon din ng impact doon sa kultura ng mga katutubo. We cannot do anymore what we used to do. You cannot even fish from your own lake. Puro na fish pen. Nag-stop po ako nila, tulong nilang huli ko. Tapos pang ulam na lang. Walang income. Handicraft namin na kinukuha namin sa environment. Now, hindi ka na maka, you cannot get the materials anymore. Magawa ko ng paglong is 7 taon po ako. Yung sa uncle ko at saka yung sa tatay ko. Kung paggawa ko ng paglong is kalantas po ito, yung tinatawag na sa amin lafla. Puno, yung malaking puno na sa gubat po ito. Pero bago ka pumutol ng kahoy, kailangan mo magre-ritual na po ka muna bago ka pumutol ng kahoy para maganda yung tunog. Musika mo galing sa kalikasan, galing yung kumbing mo, your bamboo mouth harp is from the bamboo. Yung gitara mo is from the mayango tree. Ano mo ba, anuhan yung drum mo, it's all coming from the environment. Sabi ko, la, bakit gumawa ka ng tabi? Sabi niya sa akin, yung nanay na, ang nanay ko, yung lula ko, sabi niya, magtanim daw silang ng abaka kasi walang damit yun. Yung panahon na yung walang damit. Pinaginip sila, yung tanim ninyong abaka, pwede nyo yun gawin ng yung damit. Hulungan ni ka na mao ni. Ando ka mao. Kala na mao doon ni. Ando ko. Lako lamawi. Kala lamot ang benika ni. Tanalak na mao. Sakla ka kagaba ni. Daan mo gabat to kanalo mo aming gabat loko kam loko dang majuk no gonono la andu budno hulu ma beni sakwan to ka loko benlim to loko gono mandu la andu kema ma sak la ko no ma odo ni no ma oni la andu ko kema klawilem. Imbis na yung lupa namin, itanim namin yata yan yung mga yung abaka at saka yung mga kahoy, itinanim yung mga malaking kumpanya ng yung pinya. Ako gli si Victor Danyan, sermon sa Tamasco, Taboli Manubo is the claimant organization. kami ang, ako ang tumandok. Pior na claim nga claiman dire sa amon nga ancestral domain.
Labagagukandot magakdo. Langit igum nago. Jesus gumdatago. Dalan gublawan am nang salngadido. Banwulan da sun, banwulan da sun, ye kayo gunan banwu. Hello. That my stand is still no to the lifting of the open pit ban. You categorically answered that there are other amendments that you would like to introduce in our Unified Code. This Sangbunian passed the resolution endorsing the coal mining there sa NED without amending the open pit ban. 85% sang amon land area mostly agriculture. Gani nga itong nagtauhan, nag-rely mostly sa agriculture. Labi na gid ang nagatanom sa palay. No? Pakonsider nga ang Santo Niño is the rice bowl of the south. Maswerte man kami diri kay sa amon nga munisipyo na mo nag-practice sa organic farming. No? Ito po yung aming milling facility. Tawagin namin ay compact rice mill. Ito po intended para lang sa talaga sa organic na palay para po yung integridad ng aming organic na binebenta ma-justify kasi walang halo po na iba. Yung farming system dapat baguhin ng gobyerno, na-introduce natin yung organic farming. Malinis na ang hangin, malinis na tubig. Ang advocacy ko na dapat stop chemical spray. Fungicide. Nakatingan. Mayara naman magabot ang spray. Ari na kami sa igad. Hindi na tayo magsulot. Saan kayo pumupunta? Dili lang. Naamoy. Naamoy namin yung spray. Ay, masakit yung ulo namin kapag naamoy namin yung spray. Dahil marami nagkasakit. So, ang para spray sa bunga. Tambal. Oh, dito sa Surala, nung mayor ako, bawal na bawal yung aerial spray sa... Siyempre, ang mga bundok, labi na ang mga daguma, rains, tapos ang diri sa parte sa Lake Cebu, Tibuli, siyempre, contributor sila, no? Sa maayong labi na ang aton nga kinaiyahan, no? Environment naton. At same time, dira ang source naton sang tubig. Sa likod ng bundok na yan, dyan ang propose na open pit mining ng coal. So yung pagbagsak ng contaminated na tubig dyan, papuntang Ala River, itong palayan na ito, dito makukontaminate yan. Sa ngayon, malaking pangamba namin, lalo na sa kabuhayan namin dito sa baba. Kasi nabalitaan namin na na-approve na pala yung coal open pit mining sa NED. Yung kumpanya ng San Miguel na nakakuha ng kontrata dyan sa NED. Dito kasi downstream kami, yung bagsak ng tubig doon sa NED, dito bababa yan sa Alabali area. Pero hindi namin alam na mayroon rin palang threat sa hangin. Yung coal pala, pag ginalaw na yan, produce yan ng alikabok. So pag dinala yan ng hangin, around 200 kilometer yung cover niya, abot kami dito sa baba. So malaking threat din, hindi lang sa tanim namin, sa pangkabuhayan, lalong-lalo na sa health. Eh, yung grupo namin, nag-advocate ang organic eh. Sa ngayon, may batas na sa Pilipinas about sa Republic Act 11511 about organic act. So, paano namin mapasertify yung tanim namin o yung livestock namin na organic siya? Na-contaminate na ng open pit mining. Dako gid ang epekto if ever nga mag-operate na ang coal mining sa particularly ang NED, no? Hulong, maubi kayo, amin ubi, amin ang kadungon. Wato kadungon, ubi, habalo, maaniwan filak, ma. Ani makian kam nga, ma. Products po namin is made of bamboo and rattan. Kasi ito yung
main source of income ng mga kababaihan. Kasi mostly sa mga kababaihan is, lalo na po dito sa aming barangay, yung iba is walang pinag-aralan. Ito po yung product namin na made of rattan. Ang rattan at saka yung wild bamboo po is nakukuha lang siya sa bundok. Sana huwag putulin yung mga punong kahoy kasi pag walang punong kahoy, medyo mahirapan yung mga yung rattan at saka yung wild bamboo na mamuhay doon sa bundok. Di bang mining bele mo kung tubalin? Itong madukum yung mining na. Kaya mo yun mo kung kata mining. Tede landslide. Asma. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Collapse ng lungs mo. There is no such thing as clean coal. Coal by its nature is really dirty. Bilang amay sang banwan, abibig no kay dako gid ang epekto sa ulihi na lang. This time, the board resolution of the water district was submitted. Signed with the board of directors. Then we have here again a request from the Paris Economic Council and the Paris Pastoral Council. Mr. Chair, para natin i-resolve ito, yes. Okay. Kasi nga, nag-miss tayo, Mr. Chair, to refer the discussion and for further study. Dahil na sa mga letter na na-receive po ng Vice Governor. So, i-discuss natin ngayon. Hindi po natin nabasa yung mga po na yan, yung mga letter na request. The script po doon nabigay sa... Itong farm na to, bahagi po ng masigasig na pag-i-introduce ng masipag para sa organic rice production. Itong area na to ay nasa conversion stage pa rin, galing sa conventional, no? Lupa. Hinayala ko namin siyang huwag mag-abuno ng commercial. Wala, zero input lang talaga. So, paunti-unti, bumabalik na yung natural na fertility ng lupa at ito na yung tsura niya, mamumunga na ng tamang-tama. Ang bigas niya ay black. Ito yung dam. Unang dam na itinayo galing sa Taplan River System. Dako pong tabang ang mga private nga kumpanya kay nagkuha po sila o tubig diri sa dam. Ang kapayas, pinya, lapanday. Dito nagkuha ng tubig. Ito yung pangunahing dam na nagsisil na nagdi-distribute ng tubig doon sa mahigit 4,000 hectares na palayan. Ito yung Altayan River na pag nag-mix doon sa Taplan River pa rin. So, itong system na to ay Altayan, pagkatapos Taplan River. Kaya the whole river system ay tinawag natin na Altayan Taplan River System. Lahat yan galing dito yan sa lugar, sa bundok kung saan nandyan ang watershed. Yun ang miminahin. Itong Barangay Santa Cruz din Boto is taas yun. Ibig sabihin, daw malapit na malapit yung mga epekto maapektahan itong pagka-farming namin sa mangyari kung binabalak na mag-open pit mining. It used to be Western Mining Corporation, which is I think an Australian corporation. But later on, parang na-transfer yata yung interest sa as in mine, Sagittarius Mines Incorporated. Originally, yung FTA, 99,400 hectares. Nirelinquish nila yan. Ginawa na naging 30,000 plus na lang. Yung sinukat nila yung mine development area within the FTA area is 10,000 hectares. Yung nandun talaga yung pwedeng miminahin na. The FTAA is Financial and Technical Assistance Agreement entered by the Republic of the Philippines, represented by naturally the President and the contractor, which is the mining company. Kaya yung project na to, within Colombia FTA, tinawag nila Tampakan Copper and Gold Project. The late DNR Secretary Lupa stressed the fact that the area is so big it can accommodate, as he said, 700 football fields. Medyo malaking pera, no? Pera kaysa sa ano? Kaysa kalikasan, no?
Provincial Environmental Code, batas. Ito dapat sundin ng lahat. Lake Cebu is one of the last remaining forest, rainforest. Bawal ang mining dito. You can enjoy it within 10 years. Anong benefits na i-offer sa inyo? But mind me, ma-enjoy nyo man na siya, what is the situation sa kalikasan at sa mga tao sa future? If you're against the method, then fight for it. Do not let your officials fight for you. Let's fight this together. So ang grupo namin, isa sa petitioner, talagang ayaw namin sa open pit mining. Hindi kami basta-basta manihimik hanggang kung pwede pa rin na saan pa ipapahin po yung pagmimina ng open pit mining. Ayaw ko talaga yung pagmimina kasi kami dito na gulay-gulay kami. Paano na lang kung magbaha dito, di wala na kami bibinta na gulay. Ang daan eh, liguman talo, inimuye ni sa flush ni Dadlibon na ikifat me intutong do mata manlaye abyo at bo na sa flush inimuani. So lang di dati nga. Masasabi ko po sa aking mga kapwang blaan, titingnan natin, pag-aralan natin at isipin natin po yung magiging epekto nito sa atin sa darating na panahon kapag ito ay tuluyang mag-ooperate dito sa atin yung mining. No, yo kamdumo libo, no, kamdumo kamlagi, sentobong takoy, sentobong tumulon ba kam tao, ani la namakli do yung gono mamawak lawin. We experience just last week flood. And I think it's also a reminders for all Taboli in Lake Cebu, not only for Taboli but Tao Cebu, to really have a stand against this mining. Kasi nga, parang it's a wake-up call to all of us. Tumindig yung balahibo ko ngayon. Kasi ako mismo nakita ko nung time, March 8, sa evacuation center, people came, walang damit, iba, yung iba basa. My God, so... Bisir naman ang taong bayan eh. Kasama ang simbahan. Ang isang simbahan karon na kinanglan i-edukahon, ipakita sa katawhan na hindi amuna ang solusyon sa pagdula, no? Dulao nila. Para naman po sa mga kabataan, kailangan nating manindigan. Kung gusto natin proteksyonan yung ating future, dapat ngayon tayo mag-desisyon. I challenge my co-youth na maging isang instrumento sa paglahad ng kung ano nga ba talaga ang epekto ng open pit mining. Makaisa naman tayo dito, wala na yung taong magluko sa atin. Idipinsahin natin ang lokal natin. Dipinsahin natin. Yago salak de kalbong, lita blaan di banwe. Gugit lita gusam fo yugamu, gusam fo gudo. Nalo labe af nalota sa kastulan kailan kastifunam walita blaan nangato baling sa kaladalan bagatam stabang wadi kafir banul nangato baling sa halkiyo nangato baling suta nawadi banul. Kailan kaf nga taudun ka stifun ka sa fiblaan. Kailan kaf nga lita ablaan malo di banwa. Nalo laba af nalo ta sa kastulan. Kailan ka stifun amuwa lita blaan nang ato baling sa kaladalan. Nagatos tabang wa di kafir banwa nangato baling sahal kiyo nangato baling suta nawa di banwa. Thank you.
labagago kandot. Yego salak de kalbong, lita blan di ban. Itlita gusampo yugamu, gusampo guro. Untobaling suta nawa di ban. Kilan kafmu tarun kastifun kasafimblaan.